Isang bull elephant na binansagang Osama Bin Laden ang naghasik ng takot sa distrito ng Sunitpur sa Indian state ng Assam sa loob ng 2 taon at umabot sa 27 ang mga napatay nito. Welcome back to Marvelous Facts and Mysteries, kung saan sabay-sabay natin babalikan ang kasaysayan at tutuklasin ang mga misteryo na nagkukubli sa iba't ibang panig ng mundo. Pakiclick na rin ang subscribe button, ganun na rin ang notification bell para ikaw ay updated sa ating mga ilalabas na videos. Maraming salamat po! Mabilis na pagtaas ng populasyon sa India ay naging sanhi ng problema sa pagitan ng mga tao at mga hayop dahil ang tahanan ng mga hayop ay unti-unti nang sinasakop ng mga tao at isa na dito ang mga elepante sa mga naapektuhan na bumaba ang populasyon ng at least 50% mula pa noong 1940s. Dahil na rin sa kalupitan ng mga tao at pangsariling kapakanan, kaya mapapatanong ka na lang minsan kung sino ba talaga ang totoong hayop. Hindi kaya ang tao ang totoong halimaw na nagpapanggap lang na tao na dapat katakutan at hindi ang mga mababangis na hayop sa kagubatan? Kaya hindi na rin nakapagtataka kung minsan may mga hayop ang tila nawawala sa kanilang mga sarili at nakakapatay ng mga tao. Tulad na lang ng mga hayop sa sirkus na sa unang tingin ay kagigiliwan mo talaga ang mga ito, ngunit kung sisilipin mo lang ang totoong kwento sa likod ng entablado ay doon mo masisilayan ang totoong aksyon na pabor lamang sa mga tao at hindi kailanman sa mga hayop tulad ng elepante na si Tyke. Isang African bush elephant na galing pa sa Mozambique na nagtatanghal sa Circus International sa Honolulu, Hawaii na naganap noong August 20, 1994. Nang sa kalagitnaan ng pagtatanghal sa Neil Blaisdell Center ay inatake ni Tyke ang kanyang trainer na si Alan Campbell na agad binawian ng buhay at ang groomer nito na si Dallas Beckwith ay lubhang nasugatan. Tapos noon ay nakalabas si Tyke sa arena at nagtungo sa mga kalye ng Kakaako Central Business District. Dahil hindi makalma si Tyke, wala nang naisip na ibang paraan ang mga pulis kundi paputukan ito ng baril. Ngunit sa kabila ng mga tama ng bala ay nagawa pa rin ni Tyke na makatakbo hanggang sa ma-corner ito at napasandal na lang sa isang kotse. Bakas mo sa kanyang mga mata ang takot, kalituhan at higit sa lahat ang hirap sa ilang taon niyang pagkakakulong sa mapang-abusong pagsasanay. Matapos magtamo ni Tyke ng 86 na tama ng baril, ang dating maamong higante ay tuluyan nang namatay. Halos ganyan din ang kwento ng itinuring na serial killer elephant na si Osama Bin Laden na tinatayang 40-50 taong gulang at may taas na 3 metro. Nagsimula ang lahat noong 2004 sa rehiyon ng Assam sa hilagang silangan ng India. Ang malaking elepante ay nagsimulang manira ng mga bahay at di nagtagal, mga tao na ang kanyang pinuntirya na ayon sa mga eksperto, ito'y nangyayari lamang kapag ang elepante ay natatakot, balisa o nais ng kalayaan. Kaya ang mga forestry officials ay nagsagawa ng isang hunt down mission sa nasabing elepante. Ngunit ang inaasahan nilang madaling misyon ay naging mailap sa kanila dahil sa kabila ng laki ni Osama ay nagagawa nitong magtago sa makapal na kagubatan. At palaisipan din sa mga hunters kung paano nito nagagawang maiwasan ang mga inihandang patibong at paano nangyari na tila hindi ito takot sa mga paputok. Nagpatuloy ang pagpatay ni Osama, isa-isa niyang inubos
ang mga mamamayan sa lugar. At noong umabot na sa mahigit 10 ang napahamak, ang gobyerno ay naglabas na ng shoot to kill order kay Osama noong December 2006. Kalagitnaan ng December 2006, umabot na sa 27 ang napatay ni Osama at ilang araw na lang bago ang itinakdang deadline ng gobyerno upang tapusin ang elepante. December 18 ng kaparehong taon, namataan si Osama sa isang tea plantation di kalayuan sa bayan ng Bihali, mga 90 milya ang layo mula sa hilagang kanluran ng Guwahati. Ang mga villagers ay kumamit ng mga tambol upang maakit na lumapit si Osama. Nang papalapit na si Osama, dito na pumasok sa eksena ang professional hunter na si Dipen Pukan. Nang nakita ni Osama na nakatutok ang baril ni Pukan sa kanya, ay agad itong sumugod. Ngunit wala namang sinayang si Pukan na pagkakataon dahil agad niya itong binaril. Sa mga unang tama ng bala ay hindi iyon nagpabagsak kay Osama at determinado pa rin sugurin si Pukan. Hanggang sa sunod-sunod na putok ang pinakawalan ni Pukan at ilang metro mula sa kanyang kinatatayuan ay doon na tuluyang bumagsak si Osama. Ngunit hindi pa doon nagtapos dahil ayon sa ilang eksperto tulad ni Kushal Sharma ng College of Veterinary Science sa Guwahati, hindi sila kumbinsido na ang elepanteng napatay ay ang kilabot na si Osama. Bagkos ito'y napagkamalan lang dahil ang natural habitat ni Osama ay mga 50 milya pa ang layo mula sa tea plantation. Hindi na ito nagawang maberipika ng mga veterinaryo dahil ang mga forestry officials ay agad inilibing ang napatay na elepante, marahil upang mapagtakpan ang kanilang kamalian. Pagtapos mapatay ang elepante, ang mga mamamayan ay nanatiling takot dahil sila'y nangamba na ang mga kasamahan ni Osama ay baka maghigante at paglipas ng ilang araw, hindi nga sila nagkamali. Dahil ilang elepante ang nagtungo sa mga kabahayan at pinagtutumba ito. Lagi lang sana nating tandaan na noong nilikha ng Diyos ang mundo, hindi lang tao ang kanyang nilikha, andyan ang mga hayop na kahati natin sa mundong ito.